have a good day. Gusto ko nang i-share, actually na-share ko na nung isang araw, yung pinost ko nung isang araw. Sabi ko, kung sa tingin mo papasa ka or sa tingin mo babagsak ka, then tama ka. Kung iniisip mo papasa ka or iniisip mo na babagsak ka, tama ka. Galing yan doon sa sinabi ni Henry Ford. Sabi nga, whether you think you can or you think you can't, you're right. We are who we think we are. We are what we think we are. And we are what we think we will become. Or we will be what we think we will become. Ganun tayo eh. Kung anong iniisip natin, kadalasan, doon tayo na pupunta. Kahit mga matatanda, ganun sinasabi, di ba? Huwag kang mag-iisip ng ganyan para hindi maging totoo. Now, if that's the case, ba mo isipin na babagsak ka? Nandiyan ka na, di ba? Nag-file ka na, nagre-review ka na, mag-i-exam ka na. Kung mag-i-exam ka na lang rin lang, ba't hindi mo pa buuin yung loob mo? Kung iti-take mo yung exam na yan, buo dapat yung loob mo. Pareho lang naman eh. Kung panghihinaan ka ng loob at kung buong loob mo, parehas lang. Kung anong alam mo ngayon, yung pa rin yung alam mo. Kung magbabago yung mentality mo. Pero kung gagawin mong positive yung mentality mo, at least, may positivity sa isip mo. And maybe itong mga natitirang araw, that positivity will feed you para lalo ka pang magsumikap para sa pagre-review. Napakalakas ng visualization. One of my exercise na tinuturo ko is yung na-apply ko sa mga books or nabasa ko sa mga, nakita ko sa mga books na binabasa ko is the exercise of visualization. I ask my students to close their eyes. Now imagine yung gabi, 3 days, 4 days after the board exam, wala kang ginawa kundi nag-refresh sa computer kasi hinihintay mo yung results. At yun, mga bandang 10 o'clock nag-refresh ka, 10 o'clock ng gabi nag-refresh ka, tapos ayun na, list of successful board passers. Scroll, ito yun na nga, nakita mo yung pangalan mo. Imagine that feeling. I want you to feel that emotion and feed on that. Ano mararamdaman mo? Nakita mo na yung pangalan mo. Hindi nang gagawin mo, tatayo ka, lalabas ka ng kwarto, pupunta ka sa kwarto ng parents mo. Pa, ma, engineer na ako. Tatawagan mo yung girlfriend mo, tatawagan mo yung boyfriend mo. Engineer na ako, babe. Tapos kapag medyo nag-relax na, upo ka sa computer, magpo-post ka na. Para sa lahat ng mga nakasama ko sa journey to, parents, kaibigan, kay God, sa mga kaklase, sa mga teachers ko, sa review, sa lahat. Pasalamatan mo na. Ang mahirap bang imaginein yun? Ako, ini-imagine ko nga dati, pati kung ano yung iahanda namin. Sa handaan kung paano, isip ko ng 10 lechon, tapos imagine mo yung parents mo, kulang na lang, ibuhat ka, itaas ka sa upuan, ipatayuin ka sa lamesa, para lang pagsigawan nila sa mga bisita na, hoy, engineer na yung anak namin! Nakaka-proud, diba? Minsan mas madaling isipin yung takot. Mas madaling isipin na, anong mangyayari kung babagsak ka? Pero hindi ba mas magandang isipin kung anong mangyayari kung papasa ka? Mas positive na isipin yun. Kung yun ang lagi mong iniisip, if you do this exercise 5 minutes a day, I won't guarantee na papasa ka, pero I guarantee you na makakatulong sa'yo. Even that positive thinking makakatulong sa'yo para mapunta ka kung saan mo gustong pumunta. Baunin nyo lang yung emotion every day. Isipin mo lang lahat ng mafe-feel mo after that. Sigurado, lalakas loob mo. Ngayon, inuulit ko. Whether sa tingin mo or iniisip mo na papasa ka or iniisip mo na babagsak ka, tama ka. So ngayon, anong iisipin mo? This is Engineer Mark Vincent Yapnadado from Ingeniero Review Center. So I will siguro, bukod sa mga post ko, magpo-post na rin ako ng mga video na ganito para sa mga gustong makinig.
leave any comments. Kung may suggestion kayo, pasensya na kayo sa diction ko, talagang ganyan yan. Pero hanggat makakatulong sa inyo to motivate all students, mapa-inhenyero sila, inhenyero students or hindi, I'm glad to help motivate everyone. So thank you for listening.